naglilihi na raw si Sara Jeronimo. Ay, at ito na po siguro ang makapagpapalambot ng tuluyan sa puso ni Mami Divine. Ay, may pinalangkas na nga na programang papalit po pansamantala 12 araw lang naman sa Showtime kapag natuloy na talaga yung suspension. Si Vice Ganda kasi pag nag-sorry, siya pa rin yung nasa ibabaw ng mesa, nakatanaw ka lang sa kanya, nakayuko siya sa inyo. Ay, mataas masyado talaga ang pride. Nako, heto na naman po tayo mga mahal naming kachika. Magbibigay na naman sa inyo ng mga latest chika. At syempre, ang ating halakhakan, huwag kalilimutan. Salamat po sa mga nagko-komento na para daw po kaming morphine, panggamot sa kanilang nararamdaman sakit, pagkalimot at kung ano-ano pa, para daw tayong painkiller. Wow. Pansamantalang, ika nga, pampasaya sa kanilang mga nararamdaman, lalo na yung mga OFW natin, di ba? Maraming salamat po sa inyo. Tama ba, Romel? Morphine tayo? Tama, kasi bago, araw-araw, bagong kwento, bagong chikahan dito sa inyong programa. Painkiller talaga. Correct. At syempre, Wendell Alvarez, a.k.a. Barikotot. Kami ang inyong mga gamot sa inyong halakhakan diyan. Anong gamot sa halakhakan? Hindi tayong mga gamot kapag haalakak sa, niya. Sa kalungkutan. Kalungkutan ninyo. Kaya nung mahalaka kayo sa amin mga blind item, sa amin mga opinion, at siyempre sa mga showbiz intriga, dito lang yun sa loob ng showbiz landia. Hindi mawawala talaga yun. Doon na siya eh. Ibigay na natin sa kanya yon. Okay. Atin po ang programang ito sa ating lahat. At ito po ang Showbiz Now! Nako! Kung totoo po ang balitang umiikot ngayon sa apat na sulok ng showbiz at maging sa labas, maraming maliligayahan. Naglilihi na raw si Sara Jeronimo. Ay! Di ba napakaganda balita noon? Ito na ba yung medical condition? Oo. Hindi nga po ba yung kanilang concert ni Bamboo sa Pampanga na postpone? Yes! Naudlot. Tapos marami siyang mga hindi napuntahan na kompromiso. Mm-hmm. Ang sabi ng Viva, ang kanyang management agency, yung medical condition nga raw. Mm-hmm. Ano kaya yon? Eh mukhang wala naman sakit si Sata. Ay, oo. Oh, masigla naman. Mm-hmm. So, meron pong mga nagkwento sa amin. Ay. Nako, mukhang ito na po yun. Ay. Pregnant na raw. Ay, magandang balita yun. Dapat lang naman, 10 taon na sila magkarelasyon ni Mateo with Jelly. 3 taon na silang kasal, di ba? Oo. Dapat lang meron na tayong marinig na umiiyak ng uha-uha. Correct. Ay, diba? At umaasa tayo na ito na ang magdudugtong sa kanilang mag-ina. At ito na po siguro ang makapagpapalambot ng tuluyan sa puso ni Mami Divine. Ayun, ang pinakamaganda. Ayan. Kasi siyempre, di ba, yung nanay, pag nakakita ng apo, o di ba, parang lumalambot yung puso. Oo, totoo. Di ba, yung mga hindi mapatawad ng magulang, na mga anak na nag-asawa ng hindi napapanahon, pagkadala na nila ang baby nila, uy, yayakapin na. Wala na ang lahat. Ayun, naman. Kung totoo nga na nagdadalan tao na po ngayon si Sara Jeronimo, tatanungin kita, Barikotot, anong gusto mong paglihi yan niya. Ay, syempre, siguro ang paglian nito ni Sara yung ano. Gusto ano ko yung singkamas eh. Singkamas? Mm-hmm. Oo. Diba maputi. Di ba ikaw singkamas yung pinagliin? Oo, pinagliin ko sa labanos. Ay, labanos. Grabe, pero, nahulog sa putik. Di ba? Singkamas ang gusto mo. Singkamas, oo. Mm-hmm. Kasi ang singkamas, di ba, maputi. Maputi, makinis. Makinis. Mm-hmm. Siyempre, si Mateo, maputi din. Si Sara, maputi din. Siyempre ko nga yung kanilang anak, di ba? Kaya, ikaw anak, anong gusto mong paglihihan niya? Ako gusto ko yung apple. Para mabula-mula yung cheeks. Ay, ako ang gusto kong paglihihan niya, ang asawa niya, si Mateo. Diba? Oo nga. Kung lalaki, kagwapo-gwapong bata, ang kanyang iluluan. Kung babae naman, pagkaganda-ganda ng kanilang kombinasyon. Ay, diba? Oo nga. Pero diba mahirap yung pag pinaglihian mo yung kasawa? Diba palagi, mayroon diba palagi mong inaaway? Oo. Diba yung mga ganda? Inaanto. At minsan pa nga, yung asawa naglilihi. Correct. Lalo daw pag hinahakbangan. Ay, naku. Diba? Eh, may pang maagang show pa naman si Mateo. Paano yan? Oo.
wag sana namang hakbangan, di ba? Hindi, ito po, seryosohan po. Isang napakagandang balita po ito, lalo na sa mga pop stars ni Sara Eronimo. Matagal na po nilang wini-wish na sana ay magkaroon na ng baby ang mag-asawa. At tayo naman, matagal na rin tayo naghihintay. Pero di ba may kwento? Oo nga. Saan ba yun ang galing? Ewan ko ba yung kwento? Dapat magpatingin sila kasi tagal-tagal na nag-aantay. Tapos eto, pangalawang episode natin. Maglilihi na. Hindi, ito nga. Happy naman yung nanay. Hindi. Kanyat, gusto. Hindi, ito kasi, di ba, na nag-announce nga yung Viva Production na i-postpone muna yung kanilang concert dun sa Pampanga. Marami talaga nag-comment doon na siguro naglilihi siya. Ano ko ba ka, Bontes? Kaya kailangan pagpahingain naman talaga. Ano sa palagay mo ang magiging damdamin ni Daddy Delphine at ni Mami Divine kung totoo nga na magkakaapo na sila kay Sara? Ay, di siyempre na sa kanila na yun kailangan dapat talaga. Ano nga sa kanila na yun? Oh. Alam nga namang nasa atin. Sabi nga kung ikaw nga. Si Daddy Delphine. Ano sa palagay mo? Kailangan tanggapin nila yun. Kasi hindi na, first up po ba nila yun? Oo. Ah, yun. Si Sara pa lang naman ang nag-asawa. Ayun, pinaka-importante talaga kay Daddy Delphine sa kasi Mami Divine. Tanggapin niyo yun kasi yan ang first up po yun. Swerte yun. Hindi, tsaka walang sino man na nakatanggi sa isang sanggol. Ay, oo na. Diba? Kasi walang kamalayan ang bata. Correct. Wala siyang kinalaman sa kung ano mang galit na meron sila sa bigla ang pag-asawa ni Sara. Oo, pero alam mo, mas naniniwala nga ako na nagdadalang tao na at inililihim lang. Kasal nga nila na ilihim nila eh. Ay, oo. Pwede. At saka diba, lagi naman ganyan ang artista. Kailan? Huwag muna yung pagka-check up na Buddhist, announce kagad. Paininin mo muna. Eh, ilan lang naman yung mga artista na nasa loob ng tiyan eh. Meron na kagad Facebook. Korak. Ipinaglaladlaran sa publiko kung ano na ang kanya. Kung nakaupo, kung nakaduwad, kung anong nakakaloka yung mga ganun. Mayroon pa kayo ba nagpipicture nga eh. Di ba malaki pa yung tiyan? Nagpipicture sila, di ba? Nakaganun pa. Kumapose. Pero alam mo, collection kasi nila yun eh. Ganun. Yung journey kasi ng pagdadalang tao. Pero yung para ilantad mo sa publiko ang lahat ng hakbang na nagaganap sa'yo habang nagdadalang tao ka, nakakaumay yun. Correct. Diba? Siguro ito lang, makukumpirma natin ito kasi diba na-postpone. Sa October 29, itutuloy. Tingnan natin kung matutuloy sa October 29. Mm. Ano, ibig sabihin? Baka hindi bantes. Kasi kung buntis yun, syempre hindi... Diba? Papakapitin mahirap kasi yun eh, diba? Lalo pa at matagal siyang hindi nagka-baby at nagkakaedad na rin siya. Correct. Diba? Kailangan dun, maingat talaga pag-handle. Pero pwede naman yung kay Sara kasi ang importante lang naman doon yung boses niya eh. Oh. Hindi naman sa hindi manggagaling sa diagram, ikaw nga. Sa diagram. Pero humahataw siya dun, diba? Pero yung sayaw niya. Paano ba yung tala? Tala, tala. Gumawa ka nun, game. Ay, ang galing pala niya magtala. Oo, ang galing nung gumawa niya ganun. Oo, uta mo. Nagsasalita ang kanyang balikat kahit walang dialogue. Paano yun, Wendell? Tala. Uy, kung yan naman ang makikita mong tala sa langit, pipikit ka, didilat ka. Ay, nako. Pipikit na lang tayo. Umulan na lang. Hindi, totoo yan, ano. Isang napakagandang balita po nito para sa ating mga kababayan, lalo na sa mga tagahanga talaga. Correct. Ni Sara Eronimo at ni Mateo Guidicelli. At saka hindi natin may iiwasan mag-comment yan kasi medical condition lang. Wala naman kasing alagay na sakit, diba? Kaya not pwede mag-isip na at kung palagay ko na magiging responsableng magulang ang mag-asawang ito. Ito pa pala, tandaan ko, mapagmahal sila sa hayop. Ayan na. Meron sila mga kabayo, may mga pusa sila at mga aso na mahal nila. Ay, oo. Di ba't kasabihan nga, kapag kaya mong magmahal ng hayop, mas kaya mong magmahal ng tao o ng kapwa mo. Ayun. Kaya, nako, sigurado mapagmahal na magulang sina Mateo at Sara. So, ibig sabihin ito, sa pag dadalang tao ni Sara, hindi totoo pala na may ano sila. Na ano? Wala pa, di pa nakoconfirm na buntis, di ba? Hindi. Wala pang confirm. Pinariringgan ka. Labanan mo. Ito na nga. Oo. Kasi di ba, wala pa ang kumpirmasyon. Mm. Pero kapag dumating ang araw ng kumpirmasyon, sasabihin kong mali ako. Laban. At di siyempre, sinasabi na nila na talagang mali ako. Ano na?
O, bakit? Ikaw rin naman ah. Labanan mo yung mga BA niya. Oh. Yung mga BA mo nga. Diba? Oh. Totoo ba yun? Naku, pagbuntis siguro si Sarah. Nasabihin ko, hindi totoo yun. Nag-awat kami. Dahil dalawa na nag-awat. Ako daw yung pinito sa bukaan. Diba? Nakakatawa. Ano naman ang pyesa para kina Mateo at Sarah sa napakagandang balita na ito, kung totoo na nagdadalang tao na siya? De, siyempre siguro ito, kakantahan ko para na maganda ito. Oo, maano din yung maantig ang damdamin ni Mami Divine. Maganda yan. Mami De, Daddy Delpin. Mami De. Baka ni Mami De. Mami Delpin. Okay. Ni Daddy Divine at ni Mami Delpin. Halo-halo na. Diba kakantahan ko siya ng I need your love. And I pray to me that I need your love. Wala ko alam na kantang ganyan. Wala akong alam na kantang ganyan. Ewan ko sa kanya. I need your love. Baka yung forever without. And ay, parang yung ano. I need your love. Ayun ba yun? Yung ba yun? Oo, ikaw na talaga. Forever without you, I need your love. Magpalit na kaya kami. Kasi na mag-opinion, ako ang kumanta-kanta ng kanya. I need your love. Nasa tono. Oo nga, nasa tono. Every day, inililigaw mo ako. I need it. Kapag nalaman mo na kumpirmadong nagdadalang tao na si Sarah Jeronimo. Ano? Nagagawa ba kayo? Pag nalaman nyo na nagdadalang tao na si Sarah Jeronimo, ay yeah! Lalong wala na intindihan. Grabe ka, Wendell. Yan naman ang armas niya sa ating mga tagapanood. Hinahanap talaga yan. Grabe ka. Okay. At Wendell, ano naman ang susunod natin papaksain? Simula kasi nagkaroon na lumabas na yung pahayag ng NTRCB na dinasura nila yung MR ng issue time. Marami na ang lumabas kaagad sa social media na sumuko na ang issue time for the last time. Ngayon nang sila sumuko. Hindi. Baka for the first time. Hindi. Ito po yon, mga kachika. Siyempre po, ang daming haka-haka na umiikot po ngayon. Ang sabi, may binalangkas na nga. Tingnan ng sinabi namin noong last episode na programang papalit po pansamantala 12 araw lang naman sa showtime kapag natuloy na talaga yung suspension. Pero namang nandoon na po ang kanilang letter of appeal sa Office of the President. At ngayon po ang pinag-uusapan, nako, sa 14 daw hanggang 27, yun na talaga ang pinal na pagsisimula ng suspension. Doon na po mapasok yung sumuko na kasi nakabalangkas na sila na ang papalit sa show nila ay yung bagong show. Alam mo kung noong pa nila ito ginawa, hindi ganito kalalim yung usapin. Ano? Totoo. At hindi sana aapekto ng kanilang anniversary. Malapit na. Anniversary nila. Itong last week ng October. Ano? Correct. Alam mo kasi nagmamatigas kasi sila. Anong mensahe mo ba kay Vice? Hindi, dapat noon pa talaga, nung nagsimula pa yung mga issue na yun, dapat inanunan nila. Yung parang tinigil na kagad ang hingin na sila kagad ng paumanin, nag-public apology na sila. Tapos, kaano mo lang aminin nyo yung kasalanan nyo? Hindi naman krimen yun. At saka walang perfectong tao sa mundo. Ayoko naman. Kailan po ba tayo nagkakamali? Di ba kapag naliligaw tayo? Yun naman yun. Doon po tayo nakakapulot ng mga aral ng buhay. Correct. Ito na, sumuko sila pero hindi sila umaamin sa nagawa nilang kasalanan. So paano kaya yon? May isang kaibigan ako nagsabi sa akin. No. Si Vice ganda kasi pag nag-sorry, siya pa rin yung nasa ibabaw ng mesa, nakatanaw ka lang sa kanya, nakayuko siya sa inyo.
Ay, mataas ganun. Masyado talaga ang pride. Oo, ayaw talagang bumaba. Oo. Talagang... Wala sa vokabularyo niya talaga yung paglunok ng pride. Nakakalungkot. Na kapag kinakailangan, madaling lunokin. Sana. No? Oo nga na sinasabi niya, hanggang sa huling hininga niya, hindi niya inamin ang kasalanan nila. Tapos diba? Alam mo, mayroon tuloy nagsasabi ngayon na, Vice, hiwalayan mo na si Ayon. Hindi mo ba napansin mula nung maging kayo? Ang dami ng senaryo sa buhay mo na hindi kagandahan. Ay, oo. Lagi ka nang nagiging target ng mga intriga. Lagi ka sumasabit, di ba? Baka mo kaya tang hindi magandang ano sa iyo si Ayon. Influensya. Hindi naman siya, yung influensya, hindi pa rin eh. Dahil matigas ang ulo ni Vice eh. May kayabangan. Okay. Hindi siya mai-influensya ni Ayon. Yun bang... Di ba merong magaan at mabigat na karelasyon? Meron, ang totoo yun. O, di ba? Nagkaroon ka na ba ng karelasyon na mabigat sa buhay? Parang... Parang wala ka namang nakarelasyon. Parang wala namang nakarelasyon. Kaya hindi ko marandaman kung mabigat siya o magaan. Pero hindi, totoo. Hindi, mayroon kasi na pagka, ano, sabihin na... Parang parang swerte itong tao nito kasi pagka nandun siya, parang may dumarating ng mga biyaya. Grasya. Pero pagka yung wala siya, parang nawawala na rin yung mga grasya. Merong ganun talaga yung mabigat. Di ba sabi nga natin, iwasan ng negativity. Correct. May ganun, may mabigat at magaan na karelasyon. Kaya may mga nag-comment ngayon na, naku Vice, magdalawang isip ka pa ba? May walayan mo na si Ayon. Puro na gaano nangyayari sa iyo. Nakakalungkot. Ito yung mahal na mahal mo, pero yung nagbibigay sa yung nega, ang hirap mag-desisyon. Ang hirap balansihin. Correct. At saka naalala mo, siya may hawak dati sa takilya kapag ka may pelikula siya. Hanggang sa dumating ang punto na nawala siya sa ituktok ng radyo. Wala sumunod na. Sumunod eh, bumaba ng bumaba. Sila na ni Ayon yun. Ay, ano? Yung dalawang beses siya sa festival, dalawang beses naugusan. Sila na ni Ayon yun. Pero... Kung kilala natin si Vice Ganda, hindi niya bibitiwan si Ayon. At para naman sa akin, bakit ka nga makikinig naman sa mga sulsul at sa mga bulong? Kung ang kaligayahan mo talaga ay si Ayon Perez. Totoo. Ay, tama. Maibibigay ba ng ibang kaligayang na ibibigay sa'yo ni Ayon? Correct. Lalo na't marami ka ng pera. Oo. Ano pa ba kakailanganin mo? True. Oo. Kung ikaw, kapalaran na maganda o si Ayon? Kung ako, siyempre kapalaran muna. Ang tanong, gusto ka ba ng si Ayon? Kapalaran. Wag. Parang kantang kapalaran. Meron ba nito? Hoy! Ano ba yan? Porke ba namayapa na yung kumanta, hindi mo na alam na mayroong kantang kapalaran. Hindi mo alam bakit na ganyan ang buhay ng tao. Ayun. Mayroong mayaman, may api sa mundo. Bakit kanya kapalaran? Ay, kapalaran. Naku, tama na. Ano ba yan? Bakit ba ganyan daw? Di na Bolivian yun. Bakit parang nagugulat ka? Hindi mo alam na kay Dina yun? Oo. Bakit ba ganyan? Ayo. Ibig ko'y lagi kang nasa pagmasdan. Ano ba yan? Nasaktan daw. Gusto mo lagi masaktan si Dina? Pag-ibig niya lagi nasaktan. Uy, may pag-ibig naman siya ngayon na nakapagpapaligaya sa kanya. Hindi naman lahat ng panahon, puro ganyan na lang. Hey, alam mo, eto na, kanta na lang talaga para kay Vice at kay Ayon. Hindi, siyempre kakantahan ko naman sila ng maganda. Ay, ano maganda kayang maganda yan? Ito? Kakantahan ko sila na, still love you, still. Huh? Still love you, still love you. Ano yan? Still? I will love you still. Ba yan? Para ka namang yung ano, nag-audition. Anong kakantahin mo? Eka, anong gitarista? F. F. Sa nating nota kukunin. Sa if. Para kaya, anong kakantahin mo? I believe. Ano yung I believe for every drop. You anong grudge daw? The flower grows. Ayan. I believe someone who cursed. That love it for yung chorus every time I heard your voice, baby cry or touch a lip, ayan na, or see the sky, be like the one. Mataas pa. Believe sa
lumalangit daw ang kaluluwa. Akala ko malalaglag na yung kanya. Yun ang mataas. Yun ang mataas. Yan ang mataas. Oh. Ano kumakanta-kanta ng kung ano-ano. Yan lang eh. Oh. Okay. Hay, naku, nakakatuwa ka, Wendell Alvarez. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba yan? Pero syempre, mga kachika, bago po ang ating pitik bulag, heto po muna ang napakasarap na pagbati namin. Hindi nagbabago ng suporta mula noon hanggang ngayon. Syempre, matunog na matunog. Boy, si Karagay! Marichu, Permacion Espiritu! Tita Julie Paraz! Jojo and Leslie Grace Advincula ng Hainan China and Mama Noemi! Tito Abel and Tita Nene Ulanda! Freely and Laramay Abrigo! Dribble and Mama Lota! Thank you! Johnny Sebastian. Dennis Esguera. Walang urungan, Dennis. Laban lang. Direct Franny Zamora. John and Ching Bautista Silverio. Let Kokabo. Na ating mahal. At ang Reyna po ng Sydney, ang napakagandang si... Catherine Beautiful Amos. Thank you. Si Cherry Bacos po ng EW, William Medica of Bangkok, and... The most generous woman of all time, Dunya Lily Chua. Pag-umin mo na doon. Bakit ang kakaan tayo? Waiting for tonight. Sabi niya, waiting for tonight. Maraming salamat po, Tito Henry and Tita Lily Chua. Thank you. Okay, sino so, magbabato? Eto na nga, Nay, ang ating blind item for today's video. Ang bibida po dito ay isang lalaking artista. Lalaking artista sa dami, ano ang palatandaan kung sino siya? Nako, isang may tuturo, may ihanay natin siya, isang komedyante. Sumikat. Nagkaroon naman talaga ng pwesto at nagkapangalan. Mm-hmm. Ang siste, eto siya. Kaya naman pala, nung mga taon na nakadiscover niya na may something ang kanilang relasyon ng kanyang kinakasama, ay eto na, madalas na siyang lasing, palaaway, mura. Eto ngayon ang mga sangkap kung bakit siya iniiwasan pala. Ay, ng kanyang mga mahal sa buhay. Teka, ibulong muna sa akin yan. Sabi ni Direk Tom, ni Jet, ni Ali, ni Marie, ni Michael, ni Mike, at saka ni Hazel Plus. Nakakaalaman naman kayo. Okay, go! So, eto na nga. Yung pala ganun niya, nagkaroon siya ng ano eh. Nagka-trauma. Nagka-trauma lahat ng mahal niya sa buhay. Ay. Kaya kahit na anong pagbabago niya ngayon, hindi niya maibalik ang dating pagtitinginan nilang pamilya. So mula ito sa misis hanggang sa mga anak. Nakalulungkot. Ang hirap alisin ng trauma sa bahay. True. Ito pa ha, yung traumang yan, ilang taon niya nang sinusuyo ang pamilyang niya, lalong-lalo na mga anak. Pero dead mato. So, tama yung komento ng iba na kaya lumalayo ang loob ng mga anak niya sa kanya. May nakita. Yun na may nga. May napatunayan. Oh. Yun na nga. Ngayon, ang dapat nilang isipin at nating isipin, bakit ganun? Lahat naman ginagawa niya. Nagpapakachip na siya sa social media. Nagre-reach out. Super. Lahat ginawa niya na kulang na lang tumumbling siya. Bakit malungkot ang beshi ko? Tatumbling siya. Pero, wala pa rin effect ang ginagawa niya. Hindi nagbago. Hindi nagbago. Pero ngayon, parang tumigil na. Ay, siguro sumuko na rin siya. Laban siya ng laban, reach out. Wala naman sagot. Napagod. Kaya tuloy, imbis na mapaganda ang sitwasyon nilang pamilya, nagkaroon pa ng malaking agwat at ang epekto nito sa anak niya. Ay! Alam mo, pinakamahirap talagang pakitaan ng mga traumatic na karanasan mga bata. Yan hanggang na paglaki bit-bit nila yan. Sa totoo lang, mahirap tanggalin yon. Hindi mo mababakla sa utak ng mga bata ang trauma. At saka magkaroon sila ng phobia. Ayaw mo ng trauma, phobia talaga ang gusto mo. Okay. O sige. Ano to? Galing siya sa pamilya ng mga artista. Ano? Ay, at pati yung ina ng kanya mga anak. Yes. Pamilya-pamilya ito ng mga artista. So, yan ang mga clue mo. Papaano natin padadaliin pa at magiging mabilis ang panghuhula ng mga SNNers tungkol sa pangalan nitong sumikat na komedyanteng ito. Ayan.
Ilagay natin ba yan sa ano? Ano? Saan to? Lugar? Bulaklak? Pagkain? Ano? Saan? Siguro ilagay natin siya. Siguro kasi, di ba, umiinom siya. Nomo-nomo siya. Siguro ano natin siya sa hayo. Ay. Sa mga hayo. Okay, bakit saan naman? Saan nomo-nomo? Tapos sa mga hayo. Ayaw ni Tita Dolor Guevara ng ganyan. Kasi di ba, pagka yung nanumunomo ka, di ba, pag kung ano-ano na lang malabas sa bibig mo. Hayop! Ganon. Hayop! My brother is not a pig! Nor honor! Oo. Okay, so ang first letter ng pangalan ng komedyanteng ito, anong maibibigay mo? Siyempre yung unang letter, naku, ito, kinabubuisitan ito ng mga tao sa kanilang mga bahay. Huwag na huwag mo raw mumurahin. Oo. Parang may isip, pag minura mo, lalo kang, ano yan, sisirain mga gamit mo. Oo, tama. Tinatawag nga natin ito, kabaliktaran dito. Oo, mabait. Oo, mabait yan eh. Ay, mabait. So, ito ay isang rat. Oh, sa Tagalog, daga. Okay, ayan. Ay? Susunod na letra ng pangalan ng komedyante. Go. Siyempre, nagsimula tayo doon sa maliit. Mm. Ngayon, ibibigay ko na yung pinakamalaki naman. Ay, na ano naman yung malaki niya? Hayop. Ay, na yung, so, yung ano niya, yung ano ba ta, sumo. Ano, ba ano sungay? Ano yan? Yung sumo niya ba yan? Ano muso. Sumon? Muso, yung muso niya. Oh. Yung humihigop ng tubig, tapos kuminsan okay. Ibubuga niya sa iyo. Okay, ganun. Okay. Ay. So, marami ito sa kagubatan ng Afrika. Ay, oo. Oo. So, kapag ka malusog ang babae, sinasabi, sinlaki na elepante yan. Ay! So, alam mo na. Ganon. Elepante. Alam ko itong susunod. Double-double. O, paano yan? Double-double. Double-double. Go! Di, simple ilagay. Ano din yun? Hayop din yun, di ba? Mm. Hayop ba yun? Alin? Hayop. Anong hayop ba yan? Ano? Yung ano, ito siya eh, di ba? Inaano siya eh. Ginagawa din ulam natin kanina, may sabaw. Nilagyan mo ng ano, ng papaya. Sayote. Oh, nilagyan mo ng malunggay. Ah. Ayun, tapos nung sasarapin, nilagyan mo ng tanglad. Oh, oh diba? Pwede ring ihawin. Ah, ihawo, oh. Oh, i-fried. Oh, diyan, no? Oh, di ba? Oh, oh. Fried. Oo, sumikat din to. Paano yun? Mm. Paano gagawin natin? So, ano ba? Ano ba yung tinitinola? Oh. Yung ano nga? Yung... Nanok? Nanok-nanok? Ganon, nanok-nanok. Kasi double-double eh. Nanok. O sige, nanok-nanok. Tintumani Garcia. O, take note. At ang next letter. Ay, ito. Ay, ayun sa kwento mo. Ay, ayun sa kwento mo. Nakalagay sa lingkod. Alam ng buong mundo yan. Na ito pala yung hayop na ito nung kulisap. Kulisap. Nung nag-ano pala ito yung nung bombahin ng Hiroshima, ito. Japan. Siya lang yung natirang buhay. Namatay ang lahat ng mga buhay, tao, halaman, tanging siya lang ang nakitang may buhay at nung makita na ng mga doktor. At ito lumilipad din to siya. Lumilipad siya. Pero maliin din naman mataas. Ang daming takot na takot na artista diyan. Ay. Kahit hindi ka takot pag nakita mong lumipad. Oo nga. Ay, ipis! Yes! O, diba? Ipis, ipis. Okay, last letter. Ito siya, masarap daw ito eh. Ano yun? Yung pag kinakain? Tinahalo mo sa gulay. Ano yun? Diba, mayroon ko minsan na yung gumagapang lang siyang ganun sa ano? Hayop ba yun? Yung gumagapang sa pader? Yung may shell? Oo, yung may shell. Katulad, diba, sapa. Tapos kung minsan gumagapang na dun. Ay, puputulan mo yung pet na ganun. Oo, yun. Oo, yung ganyan. Ay, ang ganda. Ang sarap niyan. Lalo ginata ang suso. Ayaw! Ayun. Napakasarap niyan. Tito Manny Garcia, Tita Norski. Yun na yun, ano? Ayan, kompleto na po, ha? Kompleto na, wala nang kahirap-hirap. Kaya anong dapat nilang gawin? Ito na nga po, mag-subscribe na po kayo, mag-like at saka mag-share. At isama niyo na rin po ang Rommel Chica Network ko. Salamat po! At maraming salamat, Direct Beverly Verhill. Mag-iingat ka dyan sa Toronto, Canada. Mahal ka namin tatlo. At... Siyempre, wala kayong dapat gawin, kundi i-hit nyo lang yung bell. Magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng ECNN. And please... Don't skip!
At ang aming short. Ito yung Showbiz Now na official. Suportahan niyo naman ang aming TikTok. Paano nga ang TikTok? Ang ganda. Yung ganun ang gusto mo. Aso! Ice cream. Ano kung pinapaalala talaga niya? Gagawin na talaga niya yan. Alam mo, number one ka doon. Gawin mo kaya. Oo, marami maaawa sa'yo talaga. At makikisimpatya at matutuwa. Diba? Ay, kung daga. Ganun ba? Daga? Walang daga doon. Paano ang daga? Diba? Ah, unggoy ba? Unggoy yun. Ito talaga. Ano nga. Baboy, paano? Alam ka lita rin. Oink. Pusa. Yung dun lang sa kumana. Manok. Tudaho. Siksilaok daw. Ay, nako. Busog na naman po ang ating pagsasama-samang ito. Opinyon, halakhakan. Ay nako, wala na po kayo mahihiling pa sa amin. Ibinibigay na po namin sa inyo ang lahat-lahat. Siyempre, Romel, maraming salamat. Salamat po. At Marikutot, thank you so much for being a good sport. Yeah. Maraming salamat, Tita Christian. Kasi na, seryoso naman opinion yan. Opinion ito. Hanggang sa susunod po nating pagsasalo-salo sa inyong programa at sa aming programa. At ito po ang Showbiz Now! Maraming